Welcome back mga kapalanga. Okay, so ngayong umaga ang ating lulutuin ay kangkong. Okay, so alam ko na lahat kayo ay marunong magluto ng masarap na kangkong. Ngunit ano ba ang aking mga ingredients sa pagluluto ng masarap na kangkong? Okay, kung gusto yung malaman mga kapalanga, please don't go, keep on watching. 1 hour later. Welcome back mga kapalangga. Okay, so ito na, mainit na po ating kawali. Okay, no? So ang una natin gagawin ay of course ang ating bawang at sibuyas. Gigisa tayo. Gigisa-gisa. Pagkatapos mga kapalangga, ilagay na natin ang ating garan, ang ating masarap na kangkong. So malinis na po ito, no? Nagkasa ko na po ng 5 beses. So nilagay na po natin, halo-halo ilang po natin mga kapalangga. Ganun lang po mga kapalangga, halo-haloin nyo lang upang liliit po siya, no? Okay. So, alam po naman na maraming kangkong dyan sa inyong lugar, so ganito rin po, pwede po siyang gawin, no? Ayan, pukunti na lang po siya. Okay. Okay, sumunod po upang malaga po natin ang ating masarap na kangkong ay lagyan po natin siya ng yung tubig na po yun mga kapalangga, nag-serve po siya upang malaga po yung ating kangkong, no? Okay. And then, ilalagay na po natin ang ating masarap na tokwa. Okay, so pinirito ko na po ito kanina mga kapalangga, at the same time, na-slice ko na rin po, no? Okay, kasi po sa paggawa po ng masarap na adobong kangkong, kailangan ay pipirituhin nyo muna ang ating yung ating tokwa. I-mix po natin mga kapalangga. Haluin nyo lang mga kapalangga, no? Ayan. Okay. Hayaan pa po natin siyang kumulo upang the more na maluto po yung ating masarap na kangkong, no? Kasi matigas pa po yan siya. So, tuloy-tuloy lang po natin ang ating pagluto niyan.
So ganoon lang po yung mga kapalangga, no? Ganoon lang po kasimple ang pagluto ng ating masarap na kangkong. But make it sure, kasi ang ginawa ko kanina, talagang inisa-isa ko talaga yung mga dahon ng kangkong, no? Nilinis ko talaga isa-isa, chinek ko isa-isa, baka sabi ko may uod o ganun, di ba? At the same time, ganun din ang mga ang kanyang mga ano to, no? Chinek ko rin po isa-isa. So at the same time, limang hugas ko po ang kangkong, no? Yan, limang hugas po siya upang malinis na malinis po siya. Ayan. So ganun din po, napakasimple, napaka-affordable po sa bulsa ang pagluto ng masarap na kangkong. Okay, at the same time, napakadali po siya i-prepare kasi po, yun lang po. So kayo po rin, kayo po mga kapalangga, depende rin po yan sa inyo kung ano pa po ang inyong ilalagay na ingredients. Kasi po yung akin tokwa, pwede rin po sa baboy, di ba? Pwede rin po yung lagyan ng baboy. Nasa sa inyo rin po yung mga kapalangga kung ano po ang diskarte nyo, kung ano po mga ingredients na ilalagay nyo sa pagluluto ng masarap na kangkong. Okay. So kumukulo na po siya. Okay. So lalagyan rin natin po siya ng ating masarap na oyster sauce. Okay, so sa oyster sauce naman mga kapalangga, ang ginagamit kong brand ay Mother's Best. Kasi po ang Mother's Best Oyster Sauce is the best. Okay. Lagyan natin siya ng oyster sauce mga kapalangga. Then, halo-haloin lang natin paglagay natin ng oyster sauce. O, diba mga kapalangga, napaka-easy. Napakadali lang po siyang gawin, na? Okay. Hindi po siya mahirap gawin, na? Ayan. Adobong kangkong ba ito? Oh, sabi nila, adobong kangkong na merong oyster sauce, no? Okay. Ayan mga kapalangga, napaka-dali, napaka-affordable at masarap na pagluto ng masarap na kangkong. Okay, kung ano pa ang susunod na mangyayari mga kapalangga, ay please don't go, keep on watching. One eternity later. Welcome back mga kapalangga, at ito na ang ating masarap na okay, charang kangkong na merong oyster sauce, no? At the same time, meron din po siyang tokwa, piniritong tokwa, no? Okay, so yan po mga kapalangga, napakasimple, masarap, yummy-yummy, no? Para po sa inyong pamilya. Okay, so salamat po mga kapalangga sa parod ng aking vlog. So, kung sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo upang ma-update pa po kayo sa aking mga susunod na mga ibang vlog. Paalam mga kapalangga! Paalam!